Yo mga kap, welcome back. Maraming salamat po kayo nakabalik sa ating channel Kapuntos PH. Bumabati po sa inyo, magandang umaga, hapon at gabi. Magandang gwapo po kayo lahat. Magandang hapon po mula rito sa amin sa Chicago. Nag-aabang-abang sa trabaho bago pumasok, kaya kwentuhan muna tayo. Gusto ko lang pasalamatan first yung Kai's Journey YouTube channel. Please support. Napakasarap po mapanood at may mga video tayong napapanood. Kung kayo fans ni Kai Soto, dapat supportahan natin ito dahil itong off-season, nakikita pa rin natin ang ating pambato nagwa-workout, naglalaro ng basketball. Napanood nyo naman kanina, nagkaroon sila ng papawis. Yeah, si Kai Soto nagpapawis kasama yung mga youth, kabataan dyan sa atin. And it's a good way to give back sa community. So Kai Soto's having fun at the same time, natutuwa yung mga bata. Siyempre, mga bata pa ito, no? Pero mga mahilig sa basketball, nandiyan, nanonood, nakakapaglaro at nakaka-engage. Siyempre, nakasama nila yung ating pambato. Makikita nyo kung paano ka down to earth itong si Kai Soto, kanyang mga fans, sa ating mga kababayan. Until now, hindi ko pa rin malaman bakit maraming nag-hate sa kanya. Thank you rin sa mga keyboard warriors na lumalaban at nag-iikot dyan at pinagtatanggol ang ating pambato. Ako po yung nag-iikot at mostly nagbabasa ng mga comments. Nakakatawa yung mga haters, mga bashers ni Kai Soto na nagkukubli, no, sa kanilang mga YouTube account. Ngunit marami silang gustong sabihin na negatibo at opinion naman nila yan. Wala tayong magagawa. Pero minsan kasi yung mga opinion nila parang hindi nila kayang patunayan or medyo alanganin o sala na o sobra na, no. But again, yung mga kababayan natin, mga tagapagtanggol, no, ng ating pambato ay naandiyan para suportahan si Kai Soto at sagutin itong mga taong hindi alam yung kanilang mga sinasabi. At siguro mga fans din yan, pero very disappointed lang talaga dahil nga sa mga kababayan natin na gumagawa ng mga YouTube videos at mga kung anumang usapin na hindi naman totoo o mga fake news tungkol kay Kai. At marami siguro dyan nagagalit na at the same time naging lihis yung landas ng kanilang paghanga kay Kai Soto. Hopefully one day makasama rin natin sila at ma-realize nila na si Kai Soto isang mabuting tao at ginagawa niya yung trabaho niya at hindi siya nagmamalaki, you know, yung tulad nito, yung pagpaglaro sa mga kabataan. Isa yung example, no, yung mga makita nyo may mga superstars dyan sa atin. May nakita ba kayong international na naglaro na international, no, sa Japan, Australia, na nakikipaghalubilo sa mga kabataan? Actually, bata pa si Kai Soto, no? So mga halos kaedad niya siguro yung mga batang yan. Wala pa akong nakita, si Kai Soto lang, no? So siguro man meron mga videos pero hindi po natin napapanood. At para sa akin, ito si Kai Soto, isang mabuting kabataan. So yan, sundan nyo yung ehemplo at gawin yung ehemplo itong si Kai Soto. Yung kanyang hard work sa pag-workout, nakikita nyo yung hirap niya. May nagsabi pa, nasa 250 pounds na si Kai. Ayos na ayos, medyo malakas yung timbang niya. Nakita niyo yung bilis niya, hindi pa rin nawawala. At yun, papetek-petak lagi yung paglalaro niya dito sa kanyang papawis session, no? Wala namang masyadong yung competition, kaya papawis lang talaga. Pero makita mo, mabilis pa rin siya kumilos. May mga time na nag-i-experience siya para sa mga alley-oop or sa mga lab. At yung mga salpak niya na ginawa, nakakatawa. Dahil siyempre makita mo bilang isang kabataan, makita mo si Kai Soto up close sa harap mo, mapapaano ka na lang, mapapanganga ka na lang, di ba? Hindi mo na talaga maintindihan yung laro dahil bilang fans, no, parang mapapawaw ka kasi up close makikita mo ganun yung lakas ni Kai Soto. Video nila nung ilang araw, naglabas sila ng mga parang clues, no? Una, saan ba maglalaro daw si Kai Soto sa Japan? Either Yokohama, may Hiroshima pa, merong Avark ba yun? Avark. Basta anim na team, eh. So saan kaya maglalaro? I think palagay ko baka doon sa pinaglaruan ni Nick Fasikas, no?
Kasi wala na si Nick, nangangailangan sila ng import. Baka maaari, pwede rin sa Yokohama. Gawa ng sanay na si Kai Soto dyan at si Yuki, syempre yung kanyang point guard. Yung nagsashine si Kai Soto dito sa gwardiya na to kasi meron na silang chemistry. So I think yun yung two na pwede siguro na puntahan ni Kai Soto. After OQT, pupunta pala ng camp, nakalagay doon. Which camp pupunta si Kai Soto? LA Lakers, ano ba? Atlanta, ano ba ba? Milwaukee, ano ba yung pangapat? Pangapat, Minnesota ba or Memphis? I think Memphis. So anyway, may mga report na si Kai Soto ay napupusuan ng Lakers. Why not? Nasa LA, maraming Pilipino dyan. You know, kahit role player, makuha ni Kai Soto dito sa team na to, okay na okay. At alam naman, maraming fans ang Lakers sa Pilipinas. Kaya para sa akin, gusto ko Milwaukee, no? Kasi malapit dito sa amin. Kung gusto namin puntahan si Kai Soto doon, pwede namin abang-abangan at makapagpa-picture man lang na sa ating pambato. At playing with Giannis at Antetokounmpo, medyo na rin nakakaedan itong kanilang sentro, si Lopez, no? Kaya maganda ring idea yan. Pero kahit saan man, support na lang tayo. Kristaps Porzingis doon sa game 1, ang lakas guys, lintik yung mga blanka niya, yung shooting niya, lahat yata ginawa niya, no? So ito yung makakatapat ni Kai Soto kung sakasakali dyan sa Latvia. Kaya importante yung magpalakas si Kai. At no pressure, kasi alam mo naman, malakas yung Latvia. Kung tayo yung makalaban, makadikit, eh masayang masaya na. Kung tayo makapanalo, eh talagang it will put Kai Soto in the map next to this NBA player sa superstar na si Kristaps Porzingis. At magandang pagandaan talaga ni Kai Soto itong OQT. Nauna kasi dati sabi ko mag-summer league, naiintindihan ko naman yung sitwasyon ni Kai, yung dedication niya sa ating bansa, makapaglaro sa Gilas. And then naisip ko rin na last summer league si Kai Soto ay hindi po nabigyan ng minuto. Gawa nga po ng yung mga minutes na yan ay nakalaan sa kanilang mga G League players, kung saan yung mga affiliated play at affiliated teams sa G League ng mga major teams tulad ng Chicago Bulls, di ba? Yung kanilang G League, yun ang kanilang priority para makakuha ng minuto at magkaroon ng chance na may scout or makakuha ng two-way contract kung sakasakali. Kaya yan po talaga mahirap kung magsa-summer league si Kai Soto. Yes, gusto natin makita siya sa exposure, pero nakita naman natin last time, talagang nakakainis lang dahil hindi pinasok si Kai Soto. Hintay tayo ng hintay at wala pong nangyari. But anyway, yun mga kap, I will plead to you to support yung ating pambato, yung channel nila, Kai's Journey. Meron din silang Facebook page. Diyan po kasi talaga manggagaling yung tunay na scoop o anumang mga paklu na binibigay nila. And at the same time, off-season po ngayon, napapanood pa rin natin si Kai Soto sa kanilang mga ginagawa at maging inspirasyon para sa ating mga kabataan. Huwag na po tayong mag-ikot sa mga fake news na may kontrata na NBA ganito. Maraming gumagawa. Siyempre, alam mo naman yung mga kababayan natin na yung mga nagagawa ng mga yung dito sa Golden State Warriors, yung mga content creator Golden State Warriors, marami nagre-recommenda na gawa ng video o tingnan si Kai Soto. And maraming gumagawa ng mga videos na nangangailangan ng big man or it's time for them to get a real big man. Why not, no? Parang ano yan eh, parang isang kampanya para ilabas yung pangalan ni Kai Soto. Although wala siya invite dito sa NBA camp ng Golden State Warriors, pero yung pangalan ni Kai at least umiikot dito sa mga content creator dyan sa Golden State Warriors sa panawagan na sana ay siya ay matignan at mapagtunan ng pansin kahit papano. And but again, no, wala pong kasiguraduhan, kaya yung mga kababayan natin na nagtatanong, Golden State Warriors na pala si Kai Soto, kukunin siya. Hindi po yan, hindi pa ho totoo yan. Yan po isang parang mga sunod-sunod na ginagawa ng video ng mga content creator
na ang Golden State Warriors. At sa kadahilanan ng ating mga kababayan at fans ni Kai Sotto ay napapanood ito, ay nagre-recommenda sila na gawa ng video si Kai Sotto at tingnan kung meron ba talaga siyang chance makuha bilang isang true big man ng Golden State Warriors. So yun lang mga kap, thank you so much. At Kai Sotto is getting stronger, he got a lot of work to do, pero andito pa rin nakasuporta. Kaming lahat maghihintay kung ano man ang maging kapalaran ni Kai. Support lang tayo sa kanya at sa kanyang kampo, sa kanyang pamilya. Thank you so much. At sa hindi nyo pinagkakait sa amin, inibigay nyo kami ng mga previews ng ating pambato dito sa kanyang mga ginagawa. Thank you so much sa Kai's journey at sa lahat ng bumubuo niyan. Maraming salamat po. We'll see you again on the next video. Kapuntos PH. Bye-bye!